Kalau pangalan natin ang ating Panginoon sa mapagpalang araw sa mga nanonood ng kanilang television, nandito po kami sa Cathedral ni St. Andrew. Yan, sa Paranaque. Madaming tao umaasa sa pagpapagaling ng Diyos. Umaasa sa biyayang ibibigay. Ang pagpapagaling ng Diyos ay nagaganap sa iba-ibang pamamaraan. Ito ay ibibigay sa iba-ibang panahon. Yung isa pong bata na taga Davao, lumaki yung kanyang tuhod ng napakatagal na taon. Mga 11 years, nagpa-pray over dahil nahihiya siya. Dahil yung kanyang tuhod, yung isa malaki, isa maliit, dalaga na. She was bullied. Tinulak na kaklase. Nadapa, lumaki sa galit. Lumaki na lumaki, galit na galit. Buong pamilya, galit. And then she talked to me, crying. Hindi ko makakalimutan yung batang ito. Kinakausap ko, hindi siya makapagsalita dahil sa sama ng loob. Kahapon, nag-text, sabi niya, Father, after 3 days, napansin ko po ang aking paa, pantay na, hindi na po pagka. Makikita natin sana at makukuha ang mensahe ng Diyos sa araw na to. Hindi man lang kayo gumaling instantly, hindi man kayo gagaling agad-agad, pero may natanggap kayong mensahe. Yan ay sapat na para umuwi kayo sa inyo, mga bahay, daladala niyo ang mensahe ng Panginoon. Mensahe ng kanyang pagmamahal, kanyang pagpapatawad, kanyang awa at habag sa bawat isang sa kanya ay umaasa. Alam po ng Diyos, karamihan sa atin nandito, umaasa, gagaling. At ang hinihiling naman ng ating Diyos sa atin ay magawa natin ang kanyang gustong ipagawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung pagbasa ngayon, it pertains about giving. You know? Yung sa pagbibigay ng balo ng kanyang kahuli-hulihang kusing. Her last penny na kanyang ibinigay. Ang nasa sa isip ko dito, tayo po minsan mga tao, karamihan problema, pera. Kaya ang tawag natin sa iba, mukhang pera. Kaya minsan sinasabi natin, nag-aaway ang mga tao, puro ka na pera. Yan, mga mag-asawa, magkakapatid, no? Magkakaibigan, nasisira dahil sa pera. Mga tao, pinagsususpetsahan natin, pera. Kaya may kasabihan, the roots of all evil, pera. Siguro may pinapasabi ang Diyos, may mas mahalaga kaysa pera. Siguro napapansin niya ng mga taong may sakit. I hope you will realize it now more than ever that we cannot buy health or healing, we cannot buy. Ala nga kasi natin, pag wala kang pera, hindi ka gagaling. Pag wala kang pera, ang baba ng pagtingin mo sa sarili mo. Meron namang may tao may pera, ang taas ng pagtingin sa kanyang sarili. Minamaliit ang mababa. Pero ang Panginoon, ang sinasabi dito sa mga mapagmataas na ang tingin niya sa sarili ay Diyos na rin. Dahil maraming pera, ang sabi niya, mas pinapahalagang ko itong babaeng ito
na kaunti lamang ang ibinigay, pero ibinigay ang lahat. So sa mga walang pera, mahirap ang buhay, ang mensahe ng Diyos ay ito, huwag mong ibaba ang iyong sarili. Huwag mong hamakin ang iyong sarili dahil alam mo ang laman ng iyong puso. Huwag kang matakot na pababayaan kita at wala nang kwenta ang iyong pagkatao. Ang sinasabi naman ng Diyos sa mga may pera, o ngayon, nakita mo, akala mo, mabibili mo ang mundo ng pera mo, o ano ka ngayon, katulad din tayo ng lahat ng may sakit, humihingi ng awa sa Diyos. Before God, we are all beggars. Before the Lord, we are equal. Kaya nga po dito sa healing ministry ito, walang mayaman, walang mahirap. Lakpakan natin ng Diyos. At napakaganda nitong marinig. At sana ganyan ang ating disposisyon at ganyan ang ating ugaliin. Sa simbahan, walang mayaman, walang mahirap. Sabi ko nga, pwede bang papasukan niya yung lahat, ito mga nasa labas? Awawa naman, ako papasok dito, hindi pa nila ako nakikilala. Ay, maya-maya ako nakilala, hindi na tuloy ako makapagsuot. Sabi ng mga tao, no, Father, hindi kami makapasok. Sabi ko, may bayad pa. Father, wala, mabuti naman, nahuli ka kasi. Parang ako, ito mga nauna. Yan. Ang sinasabi ko po dito, mga kapatid, sa ating Panginoon, parang ganito. Para itong kaharian ng langit, ang simbahang ito ngayon. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat nagkakasakit. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Sa mga mahihirap na nandito ngayon, magdiwang kayo. Dahil itinataas kayo ngayon ng ating Panginoon. At yan po ang dapat nating maramdaman tuwid tayong dadalo ng misa. Dahil yan talaga ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon na siya ay malapit sa mga aba. Ang ating Panginoon malapit sa mga mahihirap. Bakit? Dahil ang mahirap pag nagbigay, yun lang ang kanyang bibigay, yung mayroon siya. Karamihan naman sa mayaman, nga sabi sa pagbasa, ang ibibigay nito, nung sobra lang. So ipagdasal natin at yung mga mayaman, na sana may makakatabi ka ngayon, sabihin, marami naman akong sobra, ipagpapagamot kita. Alam mo, minsan, dapat maramdaman yan ang tao. Pagdalo natin ng simba, pagdalo natin ng misa, yung mensahe, what is God's message to you? Kasi kung hindi mo marikikita ang mensahe ng Diyos sa mga dumadalo ng misa, sasabihin ninyo, sayang, kung nagbigay pa naman ako ng isang oras para dumalo ng misa, nasayang lamang. Dahil yung mensahe, hindi mo nakuha, the message of love, the message of hope, the message of God's mercy, the message of God's forgiveness. Ito po kasi mensahe ng Diyos, una sa lahat yan ang magpapagaling sa inyo, magpapalinaw ng inyong isip na naguguluhan. Yung mensahe ng Diyos, magpapaluwag ng inyong dibdib na puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng tampo, puno ng panimdim, puno ng takot. Paano nga ba hindi ka matatakot? Pumunta ka sa doktor, sinabihin kayo may cancer. Tapos pag sinabihin kayo may cancer, ilang buwan na lang po pa ang aking, may nagtanong sa akin, Father, may cancer po ako, kailan ako mamamatay? Sabi ko, hindi ko alam, itanong mo sa Diyos. Kasi minsan ang mga doktor sinasabi, 6 na buwan ka na lamang mabubuhay. Ay siyempre, makatakot.
Ang isa, lagi ko pong sinasabi ito. Sa healing ministry, na ito na ginagawa, pupunta kayo, nagpapahil, yung iba nagsabi doon kanina sa akin, Father, umalin po ang aking sakit sa puso. Nag-pray over kayo sa akin, ako yung operahan na, nawala. Punta ng doktor. Pero ang ibig mong sabihin ng gumaling, hindi ibig mong sabihin yan, hindi ka na mamamatay. Lahat ng tao mamamatay. Nakita niyo naman siguro sa sementeryo ng weekend, ang daming nakalibing. Ibig sabihin, ang daming namatay. Siguro mga mag-anak niyo, ang daming patay. Wala pa po akong kilalang tao na sinabing walang namatay sa kanilang pamilya. Lahat ng tao may namatay na kamag-anak. But my point here is, ang healing, dinadagdagan lamang po ng Diyos, ini-extend ang ating buhay. Bakit ba ini-extend ng Diyos ang ating buhay? Bakit ba may healing na kailangan maganap? Eh, healing na kailangan maganap, dinudugtungan ng Diyos ang ating buhay para gumaling hindi lamang ang ating katawan, kung hindi ang ating ugali. Dahil marami pa po tayong ugali na hindi pa bagay sa langit. Ano ibig sabihin yan? Marami pa po tayong ginagawa sa mundo na hindi karapat-dapat sa langit. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi muna kita kukunin. Patatagalin ko muna yung paghihirap. Hanggang mapatawad mong lahat ang tao. Umaasa ang Diyos na sa extension ng inyong buhay, mararamdaman niyo siya at yan ang kaligayahang hindi pwedeng pantayan ng pera. Kasi po ang kaligayahan hindi nababayaran kasama ng kapayapaan ng puso. Magkakaroon lamang naman ng kapayapaan ng puso ang mga tao kung mawawala ang pagmamataas, pagmamalabis, pagsisinungaling, pagiging swapa, yan. Pagiging ganit, yan. Pagiging makasarili, parang lagi ka nalang tama, yan. Sa iba naman, pagiging chismosa, yan. Marami niya sa simbahan. Sabi ko, Diyos ko, bakit kaya naman ang simbahan punong-puno ng chismosa? Sila pa naman ang simba ng simba. Siguro nga, kaya nagsisimba, nahingi ng tawad sa Diyos. Yung tuloy nagkasakit. Saan may chismis ng chismis sa akin, ano? Sabi ko, sister, pagkatapos ito, huwag kang iinom ng tubig. Bakit, Father? Baka mapasma. Mga kapatid, kung gusto nyo mag-chismis, nai-chismis natin ang ating Panginoon. Hindi po magandang tingnan. Na tayo ay simba ng simba. Laging nasa simbahan, marami namang kagaling. Hindi magandang tingnan. Praise the Lord ng praise the Lord. Kaaway mo namang lahat. Isinichismis mo ang buhay ng pare. Yan. Totoo yan. Tama, napalakpa kayo. Hindi. Ayaw po ng Diyos yan. Alam mo ba ang sinasabi din sa pagbasa? Ano? Sino ba itong mga scribes? Mga Pharisees? Yan po yung mga taong simbahan. Ang sabi ng Diyos, kaya sa ganit, ang sabi ni Kristo, huwag kayong mga pakitang tao. Yan. Marami din ganyan sa simbahan. Mga pakitang tao. Pagkakaharap mo, laging nakangiti. Pagtalikod mo, kung ano-ano naman ang sinasabi. Yan, magkakasakit ngayon. E di hingi ng tawad. Pero ang ating Panginoon, mabait. Sabihin, hindi pa kita kukunin. Pero ang mangyayari siya, maka-stroke ka muna. Ay, di na-stroke. Tuwa-tuwa kayo sa akin sinasabi. Di na-stroke. Habang na-stroke, ganito, meron akong istorya ng ganyan eh. Father, sabi niya sa akin, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Ako'y na-strong.
Tapos umatind ako ng healing class nyo, ang dami kong natutunan. Mabuti na lang, natuto ako. Bakit? Simula noon, nag-iba ang aking buhay at tinamad na po akong lumakad. Kasi sabi niya, nung tinamad siyang lumakad, lagi siya nasa wheelchair, lagi niya ngayong hawak ang rosaryo. Nagdarasal, napalapit sa Diyos. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Amen. Alam mo, mga kapatid, yan ang mensahe ng healing. Kasi tayo, akala nga natin ng healing, o sige, ikailong po, lumakad ka na. Ay kung hindi ito makalakad. Masabi na yun, walang kapangyarihan ng Diyos. Sisihinom ka pa lang. Mayroon akong ipinipray over, no? Ay gustong-gustong makalakad ng nag-aalaga. Sige na, lumakad ka na, pagod na ako. Iyak ng iyak. Eh, kasi nakikita niya nakakalakad ang katabi. Baksan mo pa na ng palataya mo. Sabi, nilalakasan ko naman, hindi pa rin ako makalakad. Sabi niya, Father, ano bang problema? Sabi ko, wala niya lang kinalaman sa pananampalataya niya. At wala na rin itong kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. It has something to do to God's plan. May plano ang Diyos sa ating lahat. At ang plano niya ang makakabuti sa atin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at kaligayahan ng ating buhay. Alam nyo, napakasarap mabuhay. And this is what God wants you all to know. May sakit man kayo o wala, hindi yan ang basihan ng pagiging masaya. Marami po akong kilala, walang sakit, miserable ang buhay. Meron naman akong kilala, may sakit. Wala dito, may arthritis, may kidney problem, pero lagi nakangiti. Pero namang walang sakit. Nakalagay general healing. Ano ba kailangan mo general healing? Pero nakasimangot naman ang mukha. Mga kapatid, God only wants us to live a happy life. And I do believe that. Gusto ng Diyos lahat tayo maging masaya. Bakit gusto ng Diyos tayo maging masaya? Ang lahat ng taong masaya, mabait. Ang taong laging nakasamangot, madamot. Kaya ay galit ang Diyos sa taong madamot. Bakit? Because He is generous. The reason why God praises, Jesus praised this widow, because she was generous. Ang pagiging generous has nothing to do sa amount na ibinibigay. Ang pagiging generous ay nasa disposisyon kung ang iyong pagbibigay ay galing sa loob mo. If you give from the heart, that's what God is asking from us. Please learn how to give from your heart. Because if you give from your heart, you give yourself. If you do not give from the heart, you do not give from yourself. You just give from your pocket. Oh, ito na nga, umalis ka na. Yan, may mga taong ganyan. Pero ang gusto ng Diyos, it has nothing to do to the amount. It has something to do sa iyong disposition nung ikaw ay nagbigay. Masaya ka pa nung nagbigay ka. Because God Himself is a happy giver. And that's what God wants each and everyone here to be. Gusto ng Diyos, kung magbibigay ang tao, may kasamang galak ang puso. May kasamang ngiti. That's why God initiated goodness and He first manifested how to be generous. Gusto ng Diyos, maramdaman nating lahat the beauty and the art of giving. Huwag po kayong matakot. Dahil ang Diyos ay generous at ibibigay sa ating lahat
ang kagalingan, solusyon sa ating mga problema dahil siya ay napakabuting Diyos nating lahat. Amen. Please all stand. Please stand and let us profess our faith. Magkakaroon tayo ng general healing prayer. So, sa mga nandito, at ganoon din sa mga nanonood ng kanilang television, please pray with me. Hilingin natin sa banal na spirito na kagalingin tayong lahat. Marami makakaranas ng kagalingan. So, close your eyes right now. Ilagay ninyo yung kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. At tatanggalin ng ating Panginoon ang lahat ng karamdaman ninyo. Mapagpalang Ama, basbasan mo po ang lahat ng tayo na nampalataya. Marami dito masakit ang kanilang mga paa, tuhod. Hawakan mo po ang lahat ng parte ng katawan nilang may sakit. Malabo ang mata, Lord. Yung mga may glaucoma, may cataract, masakit ang ulo, may migraine. Lord, palagin mo mga may migraine. May vertigo, hindi makarinig. May tinnitus. May sinus problem. Lord, bless them. May sakit sa puso. Mga na-stroke. Marami din po dito, hindi makalakad. Nasa wheelchair. Ganun din po yung mga may cancer. Lord, bless and touch all those who have cancer. Yung mga nagda-dialysis. Pancreatic cancer, lung cancer, breast cancer, prostate cancer. Basbasan mo po silang lahat yung mga may arthritis, may rheumatism, may gout, may thyroid problem, masakit ang lumbar, may baradong ugat sa puso, may kidney problems, nagda-dialysis, hindi makatulog. Lord, bless them. May sakit sa uterus, may shoulder pain. May lupus, Lord, bless them right now, isa-isa. May osteoporosis, may cervical pain. Lord, bless them right now. May fever, mga dengue. May tuberculosis, may diabetes. Lord, heal and touch them right now. Isa-isa, mga may hypertension, pataas ang cholesterol. May high blood. Lord, heal them. Mga may Parkinson's disease, Lou Gehrig disease, may mga laryngitis, hindi makapagsalita. May cerebral palsy, may hindi makalakad, na spray, na aksidente. Lord, bless them right now. One by one, as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let us pray. Please all stand.